Hindi naman mahina yung signal mo. Ano ulit yan? Kamusta ka pala ni Tito mo? Kamusta daw yung mga grades mo? Matataas pa? Tularan mo yung kuya mo na nakapagtapos ngayon, nasa abroad na. Ayoko lang sakit ng ulo, alam mo yan. Kahit ano yung gawin ko, si Kuya Payan yung mas magaling para sa inyo. Kailan ba yung ako naman yung mapapansin? Kailan ba yung ako naman yung diringgin? Jello, busy ka ba? Jello, busy ka ba? Ano yun? Ano yun? Sorry, sorry. May ginagawa ka? Bakit? Bakit sinatawag? Ano? Ano ba yan? Ano lang? Ano ba yung aim mo? Wait lang ha. Sam, ito bang mga na lang? Pero ano? Ito, tawagin na lang kita. Okay lang ba yun? Ganito ba talaga? Pag ako na yung may kailangan, biglang wala na akong maaasahan. Walang masasandalan, walang matatakbuhan. Mag-isa ako dito sa gitna ng daan. Baka dapat nga akong masanay, no? Masanay na nag-iisa at walang kasama. Ako lang ang kakampi at wala nang iba pa. I-scan nyo lang po ito and then makakakonect na po kayo. Okay na. Salamat. Thank you, sir. Sa wakas, nakahanap na din ang pwesto. Isang lugar na payapa at malayo sa gulo. Walang ibang iisipin kundi ang sarili ko. Kagandahan din pala ang pag-iisa. Hindi kailangan isipin yung sasabihin ng iba. Kaya pabalik-balik ako dito. Nakahanap ng lugar na pagtataguan ko. Hanggang sa... Hello sir, welcome po. Hello po. Nag-work po kayo dito? Yes po. Kilala mo po si Ara? Yes po, bakit po? Asan po siya? Naka-emergency leave po kasi si Ara. Sinugod po yung tatay niya sa ospital. Ano po yung nangyari? Siya po kasi talaga nag-aalaga sa tatay niya. Alam niyo po, mahal na mahal niya yun kahit sobrang mabisyo. Pero si Ara po, ano daw nararamdaman ko? Parehas naman kaming may pinagdadaanan, pero paano niya nagagawang gumiti sa gitna ng mga ito? Sir, dito pala kayo. Hello, ma'am. Naku, atin na lang. Kasing edad niya lang po yung kapatid ko eh. Okay. College na po, di ba kayo? Yes, sir. Actually, graduating na po ko in a few months. Anyways, nakapag-order na po ba kayo? Oo, pinipipare ato. Boss mo ata yun eh. Si ma'am. Pero nabalita niya din sa akin na na-hospital daw yung tatay niya. Basta naman. Ako talaga si ma'am. Na-share pa. Pero, opo sir, actually, na-hospital nga po yung papa ko. Pero, okay naman na daw po siya, sabi nung doktor. Pero, syempre, patuloy pa rin po namin siyang pinapanalangin. Paano niya na-handle? I mean, kasi feel ko naman din niya deserve ng gano'n na pag-aaral. Sir, alam niyo po, feeling ko wala namang may deserve ng kahit na ano. Actually, sir,
yung nagawa ko para sa pamilya, sa pag-aaral, sa work. Alam niyo po, kulang pa yun compared sa ginawa niyo para sa akin. Sa panahon na hindi ko tanggap yung sarili ko, tinanggap niya ako. Kaya, here I am, sharing the love I receive. Sorry sir, napa-overshare na ata ako. Sorry na seryoso ko yung tanong niyo. Sige, kunin ko na po yung order niyo. Naiwan niyo po ata? Ah, hindi sir, para sa iyo yan. I thought you might need it. Lamang talaga na may kasama ka sa laban, no? Lamang yung may kaya kang sandalan pag nahihirapan. Hindi ko man alam kung saan magsisimula. Kampante naman akong meron akong kasama. Thank you.